Guys, i-prepare muna natin yung ating paglalagyan na molder. So, lagyan natin ng pineapple bit bits. At saka pasas. Pasas at saka ano guys, yung ating ilalagay na. So, ayan. Tagan natin. So, after nyan, pasas naman ilagay natin guys. Guys, pasas na rin yung ilagay natin. So, sinusukat ko guys para pare-parehas yung ano niya. So, bago natin lutuin yung gulaman, i-ready na natin yan para mamaya pagkaluto niya, ibubuhos na lang natin. So, lima muna yung ginawa ko guys. So, ito yung isang sachet natin na gulaman, guys. Ayan. Pinuna ko siya sa limang tasang tubig. So, mahinang apoy lang, guys, hanggang sa kumulo siya. Haluin natin ng haluin. So, ayan na siya guys. Nag-start na siya na mag-boil. So, non-stop ang halo natin. Ayan. Since nung tinunaw ko yung gulaman, nilagyan ko na siya ng nung kumulo siya, nilagyan ko na siya ng isang gatas na ebak tsaka isang condense. So, halo-halo lang. Ayan, ngayon kumukulo na siya guys. Ayan. Okay na yan guys. Siniready ko na din yung ating holder. So, sasalain natin to bago ilagay sa molder. So, ayan. Okay na to guys. Yung ganyan. Pumulo na. So, in-unstop nyo lang. Tas mahinang apoy lang guys. Unstop nyo lang siya yung halo. So, ayan siya guys. Sinala ko. Ayan. Halos wala namang namuo. Kasi talagang continuous ko yung halo niya. So, magsasali na tayo sa molder, guys. So, guys, ayan. Sad to say, nalusaw yung una kong pinaglagyan. Kaya, nilipat ko lang ito. Hindi siya kaya pala pagka sobrang init. Ayan. So, nilipat ko sa isang topper. Pero wala. Nalusaw yung pinaglagyan ko, guys. So, dapat yung medyo makapal yung lalagyan nyo. O, kaya lianera talaga yung pwede sa init. So, ayan yung nagawa natin, guys. Dalawa lang.